For today's video, we're gonna be doing a grocery haul. Since medyo madami kaming pinamili ngayon, nagpunta kaming Island Pacific, which is yung Filipino store dito sa amin. And then nagpunta kami ng Walmart, and then nagpunta kami ng grocery outlet. So, ganun talaga kami mamili, madami kaming pinupuntahan. Dahil meron sa ibang groceryhan na wala dun sa isa, so kailangan naming, ayun, tatlo yung pinupuntahan namin. So, let's start! So, bumili pala kami nito. Bali, tatlo na yung pinya na meron kami. Medyo mahilig din kami ng aking mister dito sa pineapple. So, hopefully masarap to. Binili namin to sa Walmart. And then, bumili din kami nito. Toilet paper, since wala lang, pang stock lang din. Mas gusto ko kasi yung palaging may stock din kami. Para hindi kami mauubusan. And then, for this bag, so ito, binili namin siya sa Island Pacific. Binili namin doon is itong seaweed. Ata to? Seaweed ganon. So, tatry namin to dahil meron akong nakita sa TikTok ata yun na recipe. So, try natin. Ay, kaso wala pala kaming nabili nung parang ramen ganon nila na color pink. So, siguro i-wait namin bago kami makapag-try nito. And then, bumili din kami nitong Thai chili pepper. Since, iba yung lasa nung nasa sa Walmart. Mas gusto ko talaga yung mga nasa sa Asian store. So, yan, bumili kami. Minsan lang din kasi kami magpunta sa Island Pacific pag meron kaming kailangan. So, ayun. And then, bumili ako nito. Bihon. Para pag nagpapansit ako. Last time, wala silang ganito, kaya ibang brand yung binili ko. Pero ito talaga yung ginagamit namin kahit nung nasa Pinas pa. So, yan. Super golden bihon. And then, bumili din kami nitong... Ayan, bumili ako nitong crispy fry. Since mahilig din yung asawa ko sa fried chicken na nilalagyan ng ganito. Bali, bumili ata kami ng 5 or 6 na ganito. Para lang din may stock, hindi naman namin kagad... gagawin lahat dahil nakakasawa din naman pag paulit-ulit yung ulam. Pero yan, bumili kami ng 6 pieces ng crispy fry. And then, bumili ako nitong mangga. Dahil may gagawin akong mango sago. So, try namin. Sana masarap to. Pero, ayun. And then, bumili din ako nitong cheesy. Wala silang Eden. Never ako nakakita ng Eden dito. Mahirap siguro siyang i-export. So, ayan. Or i-import dito sa US. And then, bumili din ako nitong siomai wrapper. Hopefully, makagawa ko ng siomai. Never pa akong nakagawa ng siomai before. So, tingnan natin. Siguro next week ko na ito gagawin. Dahil wala na kaming ground beef para dyan. At ayan, bumili pa lang ako din ito, guys. Itong glutinous rice or yung sweet, yung malagkit. So, yan. Ngayon ko lang naalala. Hopefully, makagawa ako ng biko. Yun kasi yung favorite ko sa Pinas. Tapos yung, meron din sa Island Pacific na nabibili na yung ano na, ready na siya. Ready to eat na. Kaso hindi masarap. Kaya, ayan, try natin magawa. Feeling magaling magluto, pero ayan. Tingnan natin kung kailan ko pa magagawa to. And then, bumili din kami nitong tapioca pearls. So, sago siya. Dahil nga, ilalagay ko to kasama nung mango. Isa lang mango yung binili ko dahil usually hindi kasi masarap yung mga mangga dito. Never pa kami nakakatry ng mangga na masarap dito. Kaya isa lang binili ko. Kasi yan, lalagyan natin ng sago and then lalagyan ko ng evap at saka condensed milk. And then, the next one is, bumili din pala ako nitong annatto powder. Dahil nakikita ko sa iba, laging naglalagay ng ganito sa mga ibang pagkain. So, nakigaya. Ito bumili din namin. Ah, ito, bumili din pala kami nitong sesame seed. Hindi ko alam kung ano paggagamitan ko nito, pero magsa-search na lang ako sa TikTok. Yan, bumili din pala kami nitong kaldereta na packet.
So, dapat gagawa ko ng caldereta from scratch. Yung ako talaga yung gagawa ng mga ganito-ganito. Kaso, wala silang peanut butter na Lily's peanut butter. Parang ang nandudo na peanut butter is katulad ng peanut butter namin dito na hindi masarap. Anong tawag? Babe, what's our peanut butter brand? I can't remember. What? The peanut butter brand that we have? Yo, Skippy. Hindi siya masarap, guys. Kaya, ito, magaganito na lang muna ako for now. Dahil nakabili na din kami ng pork. So, yan. Another anato powder. Hindi naman agad siguro ito nasisira. Kaya, dalawa yung binili ko. Tsaka, minsan lang din kasi kami nga makapunta sa Island Pacific. And then, yan. Bumili ako nitong North Cubes na beef. So, yan. Yan yung for sa isang plastic. And then, for the next plastic, ayan, ang dito lang sa plastic na to is itong pork sinigang na gagawin namin kaldereta. Dahil parang ganito din yung ginagamit pang kaldereta, yung may buto-buto. Pero ayan, ito yung gagamitin namin pang kaldereta mamaya. Pero pang pork sinigang yung nakalagay sa. So, yun yung nasa isang plastic. Actually, itong pork na to is hindi siya nakalagay sa plastic. Pero nilagay na lang namin dahil nga baka mag-leak. Ang nakalagay dito sa plastic na to is nilagay namin dito sa Walmart na plastic. So, yeah, bumili din pala ako nitong stick. Dahil usually, parang wala silang brand na ganito. Ngayon na lang uli nagka-meron. Sakita ko. Hindi ko din sure dati. Pero sabi ng asawa ko, nakikita niya na daw niya to. So, yan. Nakabili akong stick, dahil parang na-miss ko siya. And then, ang binili pa namin sa Island Pacific is itong nata de coco. Hindi ko alam kung anong brand yung masarap. Pero, yan. Barrio Fiesta yung brand nito. Hopefully, masarap siya. Ilalagay ko naman to sa siguro dun din sa mango and sago. Ganon. Lagyan natin ng ganito para mas masarap siya. Then, bumili din ako nitong creme densada. Hindi ko pa alam kung saan ko ito gagamitin. Bumili din kami nitong coconut milk pag naggagata ako ng something. At yan, bumili din pala kami nitong sago. Just in case daw na hindi mag-workout yung tapioca pearls ko. Ayan, bumili na kami ng ready. Sigurista din yung asawa ko. Yan, bumili din pala kami nitong Hunt's tomato paste. Dahil nga, bala ko magawa nung from scratch na kaldereta. Kaso, wala nga peanut butter pa. So, istock muna namin siya. And then, another coconut milk. Dami namin pinamili. Pero ayan, bumili din ako nitong Angel's na all-purpose creamer. So, yan. And lastly, ito, liver spread. Para din to sa kaldereta. So, yan ang binili namin sa Island Pacific. And then for Walmart naman, bumili kami nito. Ito muna sa mga grocery. So, bumili kami nito. Na, ano bang tawag dito? Babe, what do you call this? Spatula? Spatula. So, yan, bumili kami nitong spatula. Dahil yung meron kami dito is ganito. Ayan, ganito yung ginagamit namin. Eh, sabi ko sa kanya, parang mas maayos pa ganito. So, yan, bumili ako nito. And then, bumili din kami nitong bell pepper para nga malagay namin dun sa kaldereta. And then, bumili din kami nitong lemon. Bumili uli kami nitong evaporated milk. Dahil madami din gustong gawin yung mister ko. Yeah, bumili din pala kami guys nitong chia seed. Dahil balak namin gawin yung healthy na nilalagay sa mason jar. Kaya nakabili din kami ng mason jar. Lalagyan ng chia seed and then milk. Tsaka ano pa bang nilalagay nila? Nilalagyan din ata nila ng strawberry or ganun para healthy.
So, first time kong makakatry nitong chia seed. Ito ba yung tsura na? So, yan. Gawin namin to. And then, meron din kami nitong condensed milk. Bali, meron siyang vitamin A added. Fat-free. So, yan. At mga pang-stock lang halos yung iba. And then, bumili kami nitong strawberry. And then, bumili din kami nito. So, dahil yung asawa ko is meron siyang white shoes. Never siyang nag-white shoes. Sinabi ko lang na bumili siya ng white shoes dahil feeling ko bagay sa kanya. And then yun, medyo nadumihan siya at gusto niyang palinis sa akin. So, bumili kami nito. Hopefully, malinis ko ng ganito lang. Scrubber. At bumili kami nitong lime. Key lime or lime, ganun. So, yan. Kung sa atin is parang calamansi siya na malaki. So, yan ang binili namin sa Walmart. Ano pa ba? Dami natin, ano. Ito pa, bumili din pala kami nito. Dahil yung sa amin is super luma na. Tapos, medyo nagdidikit na din yung, ano, pag nagluluto kami, dumidikit na siya sa pan dahil hindi na siya non-stick. At sabi ng mister ko, mura lang din daw niya binili yun. So yan, bumili kami nito. Meron na siyang taklog, kaya maganda. So ang gagawin ko dito, lilinisin ko siya sa sink and then i-ano ko din siya. Anong tawag dito? Dishwasher ko din siya. Kasi ang ganda dun sa, maganda dun sa dishwasher, para din siyang nai-steam after. Medyo mainit. So, tagtag talaga ang bacteria. So, yun ang binili namin sa Walmart. At ito nga, itong mason jar. Dahil balak na namin ni Mr. maging healthy living. Magagawa kami ng mga meal prep dito na yung mga chia seed nga. Or yung mga oats. Overnight oats. So, yan. Bumili kami nito. Parang $11 ata ang bili namin dito. And then, the next one is ito. Sa grocery outlet. So, ito naman is... Yan. Bumili uli kami nito. Another pineapple. So, yan. Itong binili namin. Pineapple. And then... Bumili din kami ng saging. Bumili kami ng saging. Yung mga saging dito, guys, hindi masyadong masarap. Hindi katulad sa atin na super tamis. Dito parang wala masyadong lasa. Kaya mas, ayun, mas prefer ko yung sa atin. Saging, and then, gosh. Bumili ulit kami ng evaporated milk. Ewan ko ba, ang dami naming stock na ganito. Ayan, evaporated milk. And then, yan, another lime. What do you call this? Lemon. Dahil yung lemon na nabili namin sa Walmart is hindi masyado maganda. So, yan, bumili uli kami sa outlet. And then, bumili din kami nitong pipino. So, yan, bumili kami tatlong pipino. And then, last one is, ito, bumili si Mr. nito. Chocolate Almond Crunch na 310 calories per container. So, yan siya. Medyo ma-healthy ng Verlite, pero hindi pa rin. Pero yan. Tapos, ayun lang, guys. I think that's it. And, yeah, i-fix ko lang tong mga to and then magluluto na ako nitong kaldereta namin for dinner. So, thank you so much for watching! Bye-bye! So, ayan guys, ang aming mga pinamili. Medyo madaming ayusin. Pero yan.